Naisipan namin mag-polyculture kasi yung banami, second option namin yan sa kayong sugpo. Halimbawa, hindi kami kumita sa bangos, mayroon kaming pagbabawian sa banami o sa kasugpo. Sa buwan ng November, December, January, February, dapat nakareceive baka nahaharbisin dyan. Dahil dyan ang mataas na presyo eh. Pero pag sapit ng April hanggang November na naman, wala na, babagsak na yung presyo dyan, kagaya ngayon. Dapat may nakareserve ka dyan sa November, December, January, February. Yung 4 months na yon dyan kakikita. Para ma-reach mo kaagad yung 4 months na target mo, dapat magbuhay ka dyan, 12 inches, sa 14 ang size niya. Kasi dalawa ang option mo dyan, maglulumot ka, magpipids ka. Sabay-sabay yan para ma-reach mo kaagad yan yung bangus mo, quality. Ang pag-i-stack namin ng banami dapat mauna ng 1 month yon. Para pag lumaki ng 1 month ng kunti, yung hindi na pwedeng kainin ng bangus, saka namin bubuhayan ulit ng bangus. Tatlong cycle lang ako sa isang taon, bali tatlong harbisan yon. Mag-start ako ng January, February, March, April. Polyculture yon, kasama na yung banami doon. Tapos yung susunod na May, June, July, August, ang ibubuhay namin doon, bangus lang. Tapos yung susunod, September, October, November, December na yon. Polyculture yon. Nung gumamit na ako ng tati, sinuggest nila sa akin, sinubukan ko. Mas maganda yung quality ng isda namin, saka nariris namin yung kilo ng bangus. Mas malaki yung kita pag tati yung ginagamit mo kasi yung feeds na pinapakain mo tama sa protina. Kaya yung bangus mo lalong tumataba, bumibigat pa. Kaya nag-steady na kami sa tati na feeds. Kasi alam ko na kung anong resulta ng isda namin. Dito sa amin may ano na may limit dito na maximum capacity na ilalagay. Nasa 35,000 lang na pieces yung bangus natin. Tapos yung malaga, na-try kong hinaluan ng 5,000 ganun dati. May season siya na pwede kang maglagay ng marami. May season din siya na kung pwede limitan mo lang talaga. Actually ganitong buwan pwede na eh. Kasi hanggang December ganon, yan medyo halos walang masamang tubig yan. Pero pag yung abutin ka ng lampas ng December, January, February, yan ang medyo ano lang yung tubig dito, pumapasok yung maruming tubig. Ang ginawa ko kasi dito, trial and error lang kami dito eh. Experience lang kung try mo na dagdagan yung stock mo ng malaga. Pero kung maraming namamatay, magbawas ka. Dapat marunong ka makiramdam sa ganon. Tapos mamonitor mo rin kung ano yung mga dahilan kung bakit namamatay yung isda mo. Try mong linisan yung cage mo para laging malinis. Kung walang namamatay, isa rin yun. Dapat malinis parati. Gawin mong ganon. Maganda yung performance ng tati, lalo sa bangus. Na-try ko na yan. Umpisa pa lang namin ng farming noon, tati yung ginagamit namin. Wala kang masabi sa pagpapalaki ng tati sa mga bangus o malaga. The best talaga yung tati. Yung tati nakukuha niya ng 4.5 months, pwede mo nang hulihin. Minsan 4 months, ganun kung magaling-galing yung bantay mo, pwede ka nang mag-harvest ng bangus mo. Dapat maayos yung program mo na gagawin para hindi maapektuhan yung negosyo mo. Kunwari dito, kinargaan mo to, dapat hindi yung makakatabi na unit, karga mo ng sabay-sabay. Kasi yung oxygen nun, pag malalaki na sila, mag-aagaw-agaw. Dapat dito kung malaki dito, yung susunod maliit. Tapos pag yung nag-harvest ka, dapat nakamonitor ka rin sa lahat. Sa pagtitinda doon, kung anong galawan ng presyo. Dapat kung mababa, pwede mo namang ihinto. Ihintay mo kung kailang gumanda. Iba rin po pag ikaw mismo yung magmamarketing ng isda mo kasi
Halimbawa, kung natapat ka sa mababang presyo, yung maraming truck, nadidesisyonan mo agad yung pagbenta ng isda mo para may dispose mo yung isda mo sa magandang presyo. Hindi yung hintay mo na gusto mo nang mag-dispose ng isda mo, kaso yung buyer wala na, nabigyan na ng iba. Yun din po yung isang magandang advantage na pag ako yung mismong may-ari yung mamarket ng isda.